Kanina nga pinalinis mo na 'yung palengke. Ano sabi mo, 'yung dugo ng bahay? Ah, 'yung regular 'yun, 'yung flushing. Kasi yung flooring ng palengke lagi, kaya umaalingasaw ang palengke. Yung mga dugo, tulo ng isda, tapos putik. So, kailangan kahit public market, yung mga tao makapunta doon, maliwalas. Diba? Kahit public market siya, malinis. Palagi ko maganda tong time since wala nang trolls. wala na kasi trolls eh. Okay. Ah, wala nang babayaran. Hindi, no. I mean, dahil wala nang trolls, at least now is the perfect time to explain paano mo pinaganda yung Maynila. Paano mo yung Mandanas inayos kaya nakatayo ka ng maraming building. Diba? Kasi during the campaign, sabi may utang yung Maynila, diba? Na iba, mahirap isagot eh. Or yung Divisoria, Benta Cuno, Andalugi. So, during that time, the campaign, hindi ma-explain. Walang explanation. Pero ngayon, wala na naman, at least for the record. Panoorin diba, nila. Alam mo, paano mo na yung tinayo at pinaka, yung utang daw? Wala na utang. Ang pinakamabisang ganti ng tao sa mga sinungaling. Yung binoto ng tao yung lahat ng kandidato. Oh, lahat. Si Honey nanalo. Honey. Overwhelming. Vice Mayor. Anim na congressman. Diba? 36 councilor out of 36. 34. Yung dalawa, hindi rin iba sa atin. So bakit nag-full slate yung Maynila na lahat ng sinuport mo? Eh, salamat naman sa mga taga-Maynila. Siguro, tama yung ginawa natin. Hindi lang siyempre alam ng buong bansa yun. Ano naman yun? You have to understand the people kasi maraming ano nun eh. Away ng mga troll. Ang daming mga troll ba tayo? Troll? No, I mean, sige, huwag na natin pansinin yun. Basta gusto ko lang explain mo sa kanila yung Mandanas. Okay. Paano mo ginawa? Kasi hindi kasi yung accusation is na may utang eh. Okay. Paano yun na may utang pero may building naman, maraming ospital, maraming pabahay? Sige. Una, noong 2020, nabasa ko sa pagpasok mo muna, walang pera. Alam naman ang tao. Wala. Walang pera, di ba? Tapos maraming mga, ano, yung vendors nilinis mo. Basta, no, ang pangako ko sa tao, hindi ako magtataas ng buwis. Yes, yun ang goal mo hanggang ngayon, huwag magtaas ng buwis. Ayaw ko magpahirap sa tao. Oo, kaya kailangan gumawa ka ng paraan. So, noong nanalo na ako, so gusto kong tuparin lahat ng pinangako ko sa tao. Yung 10-year program ng development ng Maynila, gagalawin sa 10 taon. Tapos na, yun nga, pagpasok ko, walang pera. So, one day, mang 2020, nakita ko yung desisyon ng Korte Suprema. Mandanas. Na sinasabi doon, binibigyan ng dagdag na kita. Yan. Ha? Yung para mas maintindihan ng kita. Local government. Yan yung tinatawag na ano yan, tira. So, binasa ko. Ang sinasabi, ito will take effect, yung Mandanas ruling, yes, sa 2022. Correct. So, 2020, ang para rin siguro, ang desisyon ng Korte Suprema, para hindi mabulunan yung national government, bibigyan ng reprieve o window to implement. Sabi ng Korte Suprema, 2022. So, ako sabi ko, as a father, marami naman tatay na nanonood, or nanay, magulang. Siyempre, pag may mga anak ka, ginagawa mo ng paraan, paano mo iraraho sa mga anak mo? Pag mahirap na ngayon at gutom na sila ngayon, exactly. Gusto mo maaga. Ngayon, nangyari, isip ako, susumulat ako sa DBM. Sabi ko, can you assess yung incoming additional income ng city based on this ruling? Ruling with finality. Okay. O di, sabi ng DBM, hindi po namin kayo pwedeng may-assess
kasi hindi pa tapos yung bago survey na yung bagong census ng population sa 2020 December pa matatapos. Yes. So hindi ako pwedeng bigyan ng estimate. Estimate. O di, sulat ako ulit. Sabi ko, o sige, huwag niyo akong i-estimate, huwag niyo i-estimate ang City of Manila na 2020. Mm-hmm. Estimate niyo kami sa lumang population, which is 2015. Sumagot. Binigyan kami ng rough or at least estimate. 1 billion mahigit. 1 billion. Mga 1.3 tapos, billion mahigit. Ang additional na makukuha ng Maynila. Makukuha ng Maynila starting 2022. Pero ang basis pa lang nun, ng 1.3 is 2050. So, maaari pa siyang lumaki. Lumaki pa. Na ngayon, ito, official, 1.8 billion. 1 year lang yun? Every year. Every year, 1.8? Exactly. Hanggang kailan? Lifetime. Oh. Exactly, see? O, oh, yan. Kaya yung mga ibang mayor, ngayon pala sila maghihintay eh. Ayaw ko pag-usapan ng ibang mayor. Yung mga ibang mayor, hindi nakusap ako sa probinsya, ngayon pa lang nila makukuha yung Mandanas. Ikaw, ano ba yan? Nawais okay. Mo, inutak, kinuha mo na ng maga. Ang tawag ko doon na Creative Financial Engineering. So, wais. Paano ginawa sige, mo? Sige, na-certify na ako ngayon. Na may 1.3 ka. Easily. Dahil sabi ko, okay, so meron tayo. Ayoko magtaas ng buwis. Nag-amnesty pa ako. Do I remember? 6 months, amnesty. Eh, sabi ko, kinausap ko Land Bank. Sabi ko, Land Bank, gusto niyo ba ito? Kasi ang Land Bank is government bank. Pag-aari ng gobyerno. Sabi niya, ay sir, opo, nabalitaan nga namin yan. So, interesado ba kayo? Opo, we'll discuss it. Ano pong gagawin niyo? Hindi, magtatayo ako ng ospital, magtatayo ako ng condominium, magtatayo ako ng mga eskwelahan. Ay, may plano na ba kayo? Binakita ko ngayon yung plano. Nagulat ngayon yung mga taga-banko. Bakit may plano na? Wala pang pera. Ay sabi ko kasi, in-envision namin yon. Na 10 years sana. Oo, in-envision namin yon. Kumbaga, saan ba siya sa plano? Malayong plano. No? Malayong plano. Nagulat yun. De, after ko pumunta sa Land Bank, punta naman ako sa DBP. Mm-hmm. O, ang Development Bank of the Philippines ay banko rin ng gobyerno. So, walang commercial bank. So, ulitin natin, no? Land Bank, DBP. Isang katawan. Magkabilang bulsa. Katawan ng gobyerno, yung bulsa, dalawa. Local government, national government. Tapos, yan na. Madalit salita, nag-offer ng magaganda. Ang Maynila, hindi makakautang. Hindi kami makakautang. Alam niyo bakit? Yung nakuha kong gobyerno is hindi bankable. May mga COA report ang Maynila na hindi maganda. So high risk ang Maynila. Ayaw mo pautang. Hindi kami makakautang. Sort of saying. Pero doon sa ginawa natin sa Mandanas, yung ginawa nating approach, bigla naging interesado yung Land Bank at saka DPP. Kasi merong new source of income. Kasi para pautangin ka ng banko, meron kang source. Ang source lang ng gobyerno, buwis. Di ba? Eh, hindi naman ako nagtataas ng buwis. Plus, masama pa yung COA report. So, because of that ability, naging interesado mo. Di, to cut the long story short, in less than month or two, nag-process na. Alam mo, binigay sa amin, standby loan. Ibig sabihin, anytime, pwede namin.
isang 10 billion, isang 20 billion. 10 plus 20? Bigla kami naging bangka po, bigla. Tapos, kukunin nila yung mga mandanas nyo in the future. Oo, oh, didiscuss ko yun. Oh, sa ito, dadandahanin natin para malaman ang ating mga standby loan, naging bangka po na bigla yung Maynila. Napagkakatiwalaan na kami bigla. Tapos, sabi ko, sige, ganito gawin natin. As per plan. Hindi ka naman pautangin ulit ng bangko. Ito na naman. Hindi ka naman papautangin ng bangko ng gobyerno kung wala yung actual plan. Saan gagamitin? Kaya pinakita mo. Tayo. Papa-approve mo ngayon yun. Para ka nagpapagawa ng bahay. Sa commercial loan. Di ba, papagawa ka ng bahay, loan ka, Dr. Lisa. Di ba, bibigay mo yung plan, tapos i-assess ka ng bangko. Yeah, magkano ibibigay sa yung loan based sa hinihingi mo, di ba? Minsan 100%, minsan 70%. Pero ito, papakita mo sa akin. Approve na approve. Bakit? Hospital. Eskwelahan. Bahay. So, in short, ano ba? Ang simple lang, parang pinasikatan mo, kaya ko itong gawin, maganda sa bahay. Sa Maynila, kaya... Makikinabang ang tao. Makikinabang tao. Kaya payag na payag sila. Payag na payag ngayon yung bangko. Yun. O, ngayon, moving forward, nagawa. So, hindi talaga utang yun. Ito na yung ending. Utang okay. O advance? Actually, ang galing mo daw. Buti ka pa. Kahit doktor ka, magaling ka sa mat. Hindi, tinitira kasi lagi na umutang na 10 billion. Bayaan natin yung mga mema. Bayaan natin sila. At least ito, ikaw na nagtanong. Wala nang kampanya, ha? Wala nang kampanya. Hindi na ako nangangailangan ng boto. Bumoto na kayo. At yung boto nyo, ginalang namin. Masaya nga kami ngayon, eh. Kasi ang vindication lagi, nasa dulo. Ngayon, malalaman ngayon ng tao. Ito na. Ginawa to, ginawa, sabay-sabay. Tapos nakapag-provide tayo ng negosyo. Hindi, tinayo mo na yung ospital ng Maynila. Trabaho, lahat. Bahay. Tuloy-tuloy, kahit nagsara ang negosyo, dahil pandemya, tuloy-tuloy ang gawaan. Napakinabangan. Habang nagko-construction, may trabaho. Exactly. Di ba, walang trabaho ng mga panahon na yun. Walang makain ng tao. Kaya, despite pandemic, tuloy-tuloy. O, ngayon, 15 billion lahat, halos ang ginawa natin. 15 billion. Ang daming utang ni Yorme. Yon, ito lang sinasabi. Okay. Pero dyan na yung mga basta ganito gagawin natin. Hayaan natin ang mga viewers, hayaan natin sila ang mag-desisyon. Kung anong pananaw nila. 15 billion. Mm-hmm. Daming utang ni Yorme. Pero ang dami naman natayo. Una, ba hindi 15 billion. Natayo ba lahat ng programa? Tayo. Nagawa ba lahat? Nagawa. Napakinabangan ba ng tao? Napakinabangan. So, yun muna. Tao muna. Nakuha ng tao. Kasama yung Manila Zoo, ha? Kasama yung Manila Zoo. Oo, tsaka sa Manila Zoo. Lahat yan, lahat. Aroseros Park, lahat. Lahat yan. Nakuha ng tao. Good. Ano ngayon ang nangyari sa gobyerno ng Maynila? Ano ngayon ang nangyari sa... Yumaman. Ang galing. Paano mo rin yung naman yun? Yumaman ng Maynila. Tingnan niyo, totoo 'yung sinasabi ni Doc. Yung mga tinayong building ay biglang pag-aari ng Maynila. Asset ang tawag doon. Marami yung mga nakakaintindi diyan. Yumaman ng Maynila nakapag-build ng asset. Okay. Sa pagtiningnan mo ngayon ng libro ng Maynila, pag inestima kami ng COA, lumaki ang asset namin. Kaya ka nanalo ng mga award, Best Manila Award. Yung mga technical people, alam yun. Talagang, they know what we're doing. Ngayon, yung 15 billion na nakuha natin, may utang ba tayo? Paano ba bayaran? Actually, technically, wala po tayong utang. Bakit? Yung pera, ngayon, 1.8 billion. Kwentahin ninyo, ha? Kwentahin ninyo. 10 years, magkano yun? 1.8 billion bibigay ng gobyerno sa'yo. Ngayon, inactual. 18 billion. 18 billion. Pero pag hinintay mo yung 10 years, 18 billion pa rin. At maring lumaki ng konti dahil sa populasyon.
Pero just for purposes of simple mathematics, yung kikitain natin na 10 years from now, mag-accumulate year on year, YOY, 1.8, 1.8, 1.8, additional, is in advance mo lang. In advance mo lang. Paano mo na-advance? Eh, bawal yun sa, ano, di ba? Para sa banko, di ba? Paano ma-advance yun? Eh, guaranteed yun. Eh, bakit guaranteed? May decision ng Korte Suprema. Batas na yun. Kasi, ewan ko, kung may mga lawyers tayong nanonood, any decision, Korte Suprema is form part of the law of the land. So, batas na siya. So, kaya yung banko, tuwan-tuwa. Kasi makakakuha siya sigurado. Makakakuha siya sigurado kasi ang nagbibigay din naman ng pera sa amin, land bank din. Sila rin ang banko namin. So, ito ngayon ang mga beautiful things. Let's call it beautiful. Let's call a spade. Beautiful things. So, kung maghihintay ako ng 10 years, meron ako, let's just say, 2 billion. 20 billion pesos ang kikitain ng Manila. On top of the regular, 20 billion. Kung ang utang mo ay 15 billion, offset kagad. Without raising taxes. That's one. Two, the inflation rate. Yan na ha, mga kababayan. Dadandahanin ko ha. Ito yung pinakamagandang part, yung inflation rate. Oo. Dadandahanin ko mga kababayan para maunawaan ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Kung 4%, let's just say 4% ang inflation rate. 4% times 10 years is 40%. Okay. So 10 years from now, ang makukuha natin, halimbawa, is 20 billion pa rin. 20 billion pa rin. Pero yung halaga ng 20 billion 10 years from now is minus 40% sa value. The power to purchase. Ayan ha. Dasandaan ko lang, hindi po ako ekonomista, pero basic economic, basta simple well, lang to. So, ibig sabihin, ito po yung ballpen. Ito, ballpen. No? Ito po, ngayon, ay 20 billion pesos. 20 billion pesos. Today. Okay, today. Kunwari. Because of inflation, ang value na po nito ay sa 10 years from now, kung 4% every year, is 28 billion. Kasi 20 billion times 40% is 8 billion. So, 10 years from now, ang halaga na po nitong pilot ballpen is 28 billion pesos. Oh. Pero 10 years from now, magkano makukuha ng pera? 20. 20 pa rin. Diba? Tanong, mabibili mo ba itong pilot ballpen ng 20 billion? Ng 20 billion 10 years from now. Oh, hindi. Kasi na-depeat na ng yung value ng 20 billion na-depeat na ng inflation. So, nadagdagan to ng 8 billion. So, hindi mo na ito mabibili. Yan. Sige. Yan. Hindi mo na ito mabibili. O, ngayon. Ilagay ngayon natin sa presyo ng bakal. Explain ko lang, Yorme. Para lang sa sanay ako sa mababaw. So yung tinayo ni Orbe ng Hospital ng Maynila, Manila Zoo, Binondo Minium, lahat yun. Anin, Pedro Hill. Sabihin mo lahat yung mayan. Anin na, tatlong 15 story, tatlong 20 story. Ano yung mga pangalan para maalala? Pedro Hill Residence, mid, malapit na. San Lazaro Residence, malapit na. San Sebastian Residence, malapit na. Tondominium 1 na deliver na. Tondominium 2 na deliver na. Binondominium 1 na deliver na. Hospital ng Maynila tapos na, equipment na lang ngayon. Oh, Manila Zoo, oh, Aroseros Park, school. Tapos apat na school, Manila Science, Magsaysay, Rosauro Almario Elementary School at Albert. So tinayo mo lahat 'yan, halaga mga 15. Lahat 'yun. Mga 15. Diyan lahat 'yan pumunta. So pag ngayon niya tinayo, matatayo niya yan sa 15 billion pesos na makikinabang na mabubuhay ng tao. Okay. Pag naghintay siya ng 10 taon,
Pag nakuha na niya yung 15, 20 billion, hindi na niya matatayo. At 4%, minus kasi 40% mahal na lahat. Oh. Mahal na ang bakal, mahal na lahat. At patay na rin yung tao. Yung mga titira doon, hindi na nakinabang. Hindi na bili na to sila sa mob, hindi na bili na equipment, na namatay, nagutom. Parang kinuha mo yung pera mo in advance, ginamit mo ngayon para makatayo ka lang. Pero bayad na naman in the future. At ang good news... So in advance mo yung nakatipid ka na 40%. Ang good news... Kaya ikaw na nakatayo na sa compared sa ibang mayors. Ang good news, kung, hindi ako nagbuwis. Yun na nga, hindi ka rin nagbuwis. Hindi tayo naging burden sa tao. So, hindi tayo naging burden sa tao. So yung brilliant move mo, naging... Talaga? Brilliant yun? Pagdugin na kita, brilliant. Bagay, wala mga eleksyon. Yung wise move mo na inutakan mo yung DBM. Hindi ko inutakan. They bought the idea. Pinasikatan mo na maganda naman. They bought the idea. Naging nega kasi sabihin may 15 billion utang ka. Ang sasabihin na hindi ma-explain during the campaign. Ang sasabihin ng mga... Maraming nakaganon agad. Ang sasabihin ng mga politikong hindi naman natin natagpuan nung kasagsagan ng pandemya. Ganon. Kasi nga, wala naman silang kwento. The trolls sa mga supporters ang sabi. May politiko rin pulpul, tinalo nga ni Hani. Meron din. Easy. Okay. So, ayun na. Malinaw na ba sa kanila? Ayun na. Ito yung maganda. Tanong. Kwentahin natin. May utang ba ang Maynila? Pag tinignan mo sa libro, yeah, may utang. Pero pag tinignan mo technical, wala kaming utang. Bakit? Hindi natin ipinangutang yung regular income. Oo. Dagdag to sa kanila eh. Sila nagpahiram eh. Oo. So sila nakatipid ba tayo? Sila nagbigay ng capital eh. Exactly. Dati hindi tayo bankable. Hindi tayo bankable, naging bankable tayo. Hindi. Dati wala tayong kwentang city. Bigla tayong pinagkatiwalaan because of a simple tweak. Simple idea. May dagdag pa na value. Bukod sa nakatipid ka in 10 years na mas mura ngayon, yung mga nabuhay, makakatrabaho. Yung nag-aral na tumalino, makakabigay ng buwis. Yung mga squatter na nakatira na ngayon, at least mas may bagay. Tingnan naman natin. So kanina, yung social benefit. Ito, total social benefits yan. Kanina, we're talking of the value of the city. Okay? Now, let's talk about the value of all these things sa buhay ng tao. Yan na nga. Okay. Una, I think you will have the best hospital in the country. Public hospital. Best school. Fully air conditioned, with all the equipment and so on and so forth. Then, it will address another problem. The student-teacher ratio. From 70 students to 1 teacher, mababalik natin sa world standard. What is the world standard? 40 is to 1. Why? Because you created so much space. Pangalawa, you are now looking forward of population growth. When there is population growth, people occupy space. At 7 years old, mga pinanganak ngayon, 7 years from now, uukupa na ng isang silya sa loob ng eskwelahan. So, meron na silang eskwela. Tapos, tanong, nakatipid pa tayo bukod sa inflation. Sobra-sobra. Bakit? Yung kontratang ngayon, nung bago natin nangyari ang lahat, mura. Mura pa gasolina. Ang galing mo. Mura gasolina, mura bakal, mura semento, mura kahoy, mura ang servisyo, lahat mura. Pero talo pa rin tayo. Hindi, yaman talo tayo sa eleksyon. Ang gusto ko, panalo yung tao. No, yan ang importante. Diretso lang naman. Kung baga tayo. Medyo dinikin ko lang konti, di ba? Basta importante, panalo yung tao. Yumaman ng Maynila in terms of assets. Hindi mo pinilawanan ng Maynila. Sabihan mo sila. Basta, yumaman ng Maynila. Yumaman ang Maynila. Dahil lang create tayo ng capital. Nagkabubong ang mahirap. Desenteng bahay.
Nagkaroon ang anak niya ng maayos na eskwela. Nagkaroon siya ng maayos na ospital, maaliwalas na komunidad. Tapos, lumalabas, wala kang utang. Kasi in-advance mo lang yung future income na hindi makapagbibigay ng hirap sa tao. In fact, yung problema ngayon at magiging problema 10 years from now was resolved today. Was kinumpronta ng gobyerno ngayon kasabay advance na kinukumpronta yung pandemya. Advance, may COVID hospital ka pa, may gamot ka pa. Yeah, mga equipment. Diba so, magtatay tayo ng 17 regional hospitals? Pangarap lang natin yun kung naging presidente. Pero wala na yun. Hindi natin alam yun. So, malay mo gawin. I don't know. Anong tingin mong comment ng mga tao? Hi, Makmak Pablo. Uy, maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ha? Ingat ka. Maraming salamat.